Hey, sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Sa lahat po ng mga nandito na, sa lahat ng mga nanonood, magandang umaga po sa atin lahat. Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. Sana lahat po tayo ay masigla at malusog. Meron lang po tayong ilang mga updates na sisimulan na rin po natin ngayon. O yung mga nagsabi, mga hindi nakasuot ng mask, sige, sasabihan po natin sila. Barangay officials daw. Okay, so simulan na po natin. Okay, ito po yung mga main updates na babanggitin po natin sa umagang ito. Alam ko pong may mga katanungan kayo. Susubukan ko po na sagutin po lahat ng mga katanungan ninyo, lahat ng mga medyo hindi pa malinaw sa ngayon. Sana mabigyan linaw po natin sa umagang ito. Okay, so simulan po natin dun sa update natin tungkol sa programa ng National na Pamahalaan ng ating DSWD. Ito po yung programa na Social Amelioration Program or SAP. So ito po, ilang beses ko na rin pong nabanggit. Ito pong National Social Amelioration Program. Programa po ito ng National na Pamahalaan. Tumulong po ang mga lokal na pamahalaan, ang city government, tsaka ang barangay government natin. Sa ngayon, ang payout natin, nasa mga kalahati. It has taken, may nagkaroon ng konting mga delays. Bakit? Hindi ko na po mababanggit isa-isa lahat ng delay. Pero siguro expected na rin naman, na lalo na sa malalaking barangay, medyo nahirapan po sila. Yung mga nabanggit ko dati, mga maliliit na detalye na pinagsama-sama, nagko-cause po ng mga delay. Halimbawa po, yung listahan na pagbabasa barangay, yung listahan po nila, naka-alphabetical order, first name, walang address. So talagang nahihirapan din po yung mga barangay. So sana wag po masyadong mainit ang ulo natin sa mga barangay captain natin, pati po sa mga kagawad at iba pang barangay officials po natin, pati sa city government na rin. Kasi lahat naman po tayo ginagawa ang lahat na makakaya natin para mapabilis yung National SAP. Para pag natapos na po yung National SAP payout, diretso na po tayo sa supplemental SAP ng Pasig City o yung Pasig Supplemental SAP, para mabigyan na po ang lahat ng hindi pa nakatanggap o hindi nakasama sa listahan ng National na Pamahalaan. So ito po, karamihan po ng mga barangay, maayos po yung distribution. Yung listahan, hindi po talaga perfecto yung listahan. Meron po talaga mali sa listahan. Aware po ako dyan, 100%. Alam po natin yan. Pero yun na po yun eh. Wala tayong magagawa. Yun na yung listahan na naibaba sa atin na final and validated list mula sa national or sa regional. Wala na po tayong magagawa doon. Yun na po yun. Huwag na tayong manisi o magreklamo. Ginagawa naman natin ng lahat ng makakaya para maging maayos po. Marami pong madidilist. Pati po yung mga nirereklamo ninyo ng mga ibang government officials, government employees po natin. Di ba? Alam natin, bawal. Pag government employee, bawal po makatanggap ng SAP. Kasi ang goal ng SAP ay para po sa mga mas highly affected, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga no work, no pay. Yung mga kawaniin ng pamahalaan, mga empleyado natin, national agency man yan o city, sumisweldo po lahat yan. May hazard pay pa nga yung mga pumapasok. So hindi po talaga dapat. Ngayon, anong gagawin natin dun sa mga nakasingit sa listahan na hindi po natanggal doon sa pag-validate ng DSWD na listahan? Ano pong gagawin natin? Nag-issue na po ng memorandum ng warning ang DSWD, ang National na Pamahalaan. Yung mga hindi magpapadelist voluntarily,
Basta hindi nila kunin, okay lang. Pero kung kunin po nila yung 8,000, kahit isang batch lang po doon sa 8,000, kunin na yung 16,000, makakasuhan po sila pagkatapos po nitong lahat. So kung ikaw po ay isang kawani ng ating pamahalaan at kumuha ka po doon sa national SAP ng DSWD, pwede nyo pong isole yung pera. Pumunta lang po kayo sa accounting office natin. Okay? Isole nyo na po para hindi na po kayo magka-problema. Madali po kasi makita yan pagkatapos po nitong lahat. Pag i-liquidate na po yan sa dulo. Madali po, nasa listahan po eh. Makikita po na yung empleyado na to kumuha ng 8,000 o kumuha ng 16,000. Lahat po yan, kukunin po ng DSWD yung listahan, isa-isa po kakasuhan niya kayo. So, huwag niyo po tayo umabot sa ganong pagkakataon. No? Ano? So, yung mga kailangan magpadilis, magpadilis na po kayo. O, huwag niyo na lang po muna kunin. Kasi hindi naman mananakaw yung pera pag hindi niyo kunin eh. Okay? Mapapalitan lang po yung nasa listahan. Again, mga hindi qualified, yun po yung gagawin. Padilis na po kayo o huwag niyo na lang muna kunin. Again, yung mga ibang barangay po medyo nahirapan at nakikita naman natin ito yung mga barangay na malalaki talaga. So hindi po natin sinisisi yung barangay pero babanggitin ko lang din po kung ano yung medyo nagka-problema. Ang maganda naman po nito yung mga barangay na nagkaka-problema pagkatapos ng isa o dalawang araw na ayos naman po yung problema. Halimbawa po yung barangay Pinagbuhatan, pinakamalaking barangay sa Pasig. Alam natin kung gaano kahirap na mag-organize po, lalo na sila rin po yung pinakamaraming benepisyaryo. Natural, kasi sila yung pinakamalaking barangay at marami pong mahihirap na lugar sa barangay Pinagbuhatan, sa Nagpayong. Kaya po, dalawang beses po nag-cancel yung barangay Pinagbuhatan ng payout. So, dalawang beses po, na-delay tayo dun sa National SAP. Hindi po natin sinisisi yung barangay. Alam natin na mahirap na task po itong payout ng National SAP natin. Nagka-problema po doon sa barangay Pinagbuhatan sa distribution ng forms. Ano? Kaya nung nagsimula po yung distribution, halos walang pumunta, kinancel po muna. Ngayon po yung nangyari doon. So, para lang po sa kaalaman ng lahat. Sa Rosario, medyo nagka-problema. Ganun din po, unang dalawang araw, hindi masyadong organized. Pero nung pangatlong araw, let's give credit where credit is due. Naayos naman po ng barangay yung mga problema. Sa Manggahan, ganun din po. Nagkaroon ng konting problema, Manggahan, second biggest barangay po natin yan. Pero naayos rin naman po. O, naayos rin naman po ng barangay. So, nagpapasalamat tayo sa mga kapitan natin, sa mga punong barangay na nagtatrabaho din. Alam kong yung ibang barangay na sisisi o na o pati doon sa listahan, nasisisi sila. Bakit ganun yung listahan? Bakit may mga mali sa listahan sa National SAP? Pero hindi po nila kasalanan yun. So sana wag po natin silang sisihin, huwag po tayo magalit sa kanila. We're all doing our best to finish this payout of the National SAP upang masimulan na natin ang Pasig Supplemental SAP. Ngayon, ito naman pong Pasig Supplemental SAP. Alam ko yung iba nagreklamo bakit medyo matagal yung National SAP. Ano? Pero sa totoo lang po, ito po nabanggit ni, papasalamat tayo kay DLG Secretary Anyo. Sabi niya nga po, Pasig, kasama ng Marikina at Paranaque, tayo po yung pinakamabilis sa Metro Manila sa pag-distribute natin ng National SAP. So kung may mga delay man, sana maintindihan po natin, sana maunawaan po natin na hindi po talaga ganun kadali. Itong task natin na distribution o payout ng National SAP ng DSWD. Pero sana makita rin po natin at pasalamatan din natin yung mga barangay natin na nagtatrabaho para mapabilis pamahagi itong National SAP natin. Proud po ako sa mga barangay natin dahil ang LGU ng Pasig City, kasama pong 30 barangays natin, isa po tayo sa pinakamabilis sa Metro Manila sa pagbibigay ng National SAP. So credit po yan sa mga barangay, sa ating mga staff, sa ating CSWD. Maraming salamat po sa inyo. Sana maunawaan po natin kung ba't may mga konting delay. No?
So doon na po tayo sa supplemental SAP. Gaya po nang nabanggit na rin natin, lahat ng lahat ng hindi po mabibigyan sa national SAP ay masasalo po o sasaluhin po ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Pasig Supplemental SAP. Excuse me po. So, yung supplemental SAP natin ay nasa 8,000 piso sa bawat pamilya. So, meron na po kaming naibalangkas na guidelines para po sa ating supplemental SAP. At pati po kung ano yung ibig sabihin ng isang pamilya, ano yung definition natin o working definition natin ng word na o salitang family. Ano ba yung pamilya? Ang isa bang lola na kasama po ang tatlong apo? Wala na po yung magulang ng mga apo niya. Kasama pa po ba yun sa pamilya? Opo, kasama po yun. Kung single parent, kasama po ba yun? Yes, kasama po yun. Kung mag-asawa, walang anak, kasama po ba yun? Opo, kasama. Pero hindi ko na po iisa-isahin sa ngayon. Ipapakita po namin sa inyo yung guidelines bago natin i-roll out itong programa. Dali. Time out lang po ah. Video ba gumaganon? Sa hindi. Okay, may kinuha lang ako. Okay. Hindi po ako inuubo ah, medyo napapaos lang. Hindi naman sa defensive tayo pero sinasabi ko lang. Okay, nasa na ba tayo? Ito, Pasig Supplemental SAP. Pag yun, 8,000 pesos ang guidelines natin, may papublish. Pero ngayon pa lang, kailangan ko na po ito sabihin. Gaya po ng national SAP natin, yung mga kawani ng pamahalaan, national man o lokal, hindi po maaaring tumanggap dito sa supplemental SAP. Bakit po? May mga iba pong empleyado ng CTO sinasabi, eh, di ba lahat naman tayo apektado nitong crisis na ito? Di ba lahat naman tayo naapektuhan nito? Totoo po yun, pero isipin po natin ng mabuti. Lahat po ng mga kawani ng pamahalaan natin sumisweldo. Kahit po hindi nagtatrabaho sa ngayon, yung mga ginawa na lang natin ng paraan para work from home, minimal po yung ginagawa nila, ginagawa nyo sa mga tahanan nyo, pero sumisweldo po kayo. At yung sweldo ninyo, lahat naman kayo mahigit 8,000. Lahat kayo mahigit 8,000 yung sinisweldo. So, kumbaga, in a way, yun na yung ayuda na para sa mga lokal, sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Unfair naman po na makakatanggap pa kayo ulit ng 8,000. Hindi naman po ito panahon para magbigay tayo ng mga bonus. Ano? Hindi po ito yung layunin natin dito. Ito po ayuda para po sa mga nangailangan. So yung mga kawani ng pamahalaan na sumisweldo ng mahigit 8,000, hindi po kayo eligible na makatanggap ng supplemental SAP. Pati po yung national SAP, diba? Again, bawal po. Mga kasuhan po yung tumanggap. Yung mga volunteer status, pwede po. Ano, so, kasi hindi po kayo empleyado talaga ng City Hall. Isa pang dahilan kung bakit hindi po dapat tumanggap ang mga kawani ng pamahalaan natin, dahil bukod pa dun sa sweldo ninyo na regular ninyong natatanggap, yung mga pumapasok, may hazard pay pa po yan. Medyo malaki po yung hazard pay natin ngayon. Di ba? 500 pesos nga per day. Medyo malaki po yun. So, huwag na po tayo magreklamo na hindi tayo kasama sa supplemental app. Dahil sa totoo lang, nasa mas magandang kalagayan tayo kaysa dun po sa mga iba nating kababayan. So, sana maunawaan din po. Ngayon, ang susunod na tanong naman po dyan, paano yung mga nasa maayos naman na kalagayan o mayroon pa rin trabaho sa pribadong sektor? Paano naman po yung mga mayayaman naman, yung mga nakakaluwag sa buhay? Paano po sila? Makakatanggap din po sila ng supplemental SAP? Hindi ba unfair yun? Opo, agree po ako sa inyo, unfair po yun. Kaso ito po yung sitwasyon natin ngayon. Meron tayong sabihin natin 260,000 o malamang higit pa na pamilya sa Pasig. Kulang po ang datos natin
At hindi pa nga natin natapos yung city census natin. Ilan buwan pa lang yung administrasyon natin dito sa Pasig sa ngayon. Hindi pa po natin bago tayo tamaan ng pandemic na ito, ng crisis na ito, hindi pa natin natapos yung komprehensibong survey. Ang meron lang po tayo, yung listahan ng mga pamilya, base sa pamaskong handog, very basic po yung data natin, yung datos natin at impormasyon tungkol sa mga bahay-bahay at pamipamilya ng Pasig City. Kulang pa po. Empleyado ng city, madali natin makita. Pero yung mga employment status ng mga nakatira sa iba't ibang barangay natin, sa ngayon, naaminin ko, wala tayong impormasyon na ganun. Kaya inihikayat ko po ang bawat pamilya na Pasigenyo, ang bawat pamilya na may kaya naman, huwag na po kayo kumuha dito sa supplemental SAP dahil hindi po para sa inyo ang programa na ito. Machi-check ba namin isa-isa? Sa ngayon, hindi po talaga. Dahil importante din na mabigyan na natin yung may hirap, mabigyan na natin yung mga nawalan ng trabaho. Kulang po tayo ng oras. So, nag-budget po kami 1.2 billion pesos. Kung kailangan dagdagan, pagka patapos na, nakita natin, may nangailangan pa, hindi ahanapan natin ang paraan. Pero 1.2 billion pesos, hindi po ito pamaskong handog. Hindi po ito Christmas gift. Ito po ay ayuda para maibsan ang negatibong epekto. Yung negatibong nararanasan o yung masamang nararanasan o kahirapan na nararanasan ng mga Pasigenyo. So, kung nakatira ka po sa Valleverde, malamang hindi nyo po kailangan nung SAP na ito. Huwag nyo na po kunin yung 8,000 mula sa lokal na pamahalaan. Hindi rin po ito yung para o kunin ko para ibigay sa bahay. Hindi po ito yun yung purpose na ito. Hindi yun yung purpose natin. Hindi po yan yung layunin natin. Yung layunin po ng supplemental SAP ay para mabigyan po ang mga nangailangan, mga nawalan ng trabaho, mga arawan sumisweldo na sa ngayon ay hindi sumisweldo, mga nawalan ng trabaho, yung mga Pacquiao basis na nagtatrabaho, yan po yung target natin. Ngayon, hindi na, muli, hindi na natin may isa-isa na ito, may kaya, huwag natin ba ito. Hindi po. Basta i-roll out po yung programa. Wala na tayong oras para ayusin pa yung datos natin. Panahon to ng krisis. So, muli po, kung may kaya ka naman, huwag mo nang kunin yung dapat mapupunta sa mga mahirap na lugar. Unahin pa rin po natin yung mga pockets of poverty, pero muli po, lahat po ay eligible dito maliban sa mga government employee na sumisweldo pa naman at meron pa pong ibang mga insentibo na natatanggap. Yung hazard pay, isa lang po yan. Yung mga nag-overtime, maluwag tayo ngayon, binibigyan natin ng overtime. Lahat ng pumapasok, lahat ng nagtatrabaho, binibigyan natin ng hazard pay. Basta kailangan pumasok. So yun po. Sana malinaw po yung exact guidelines natin, pati kung ano ibig sabihin ng pamilya, paano i-roll out ito. Ipo-post po natin yan sa PIO, ibababa po natin yung guidelines sa barangay. Bukas, may meeting tayo sa mga barangay captain natin para ma-disseminate po yung impormasyon, yung guidelines tungkol sa Pasig Supplemental SAP. So, meron pa akong babanggitin isa. Kalimutan ko na ba yung babanggitin ko. Tungkol din po dito sa yun. So, yan. Okay? So, malinaw po ba yung sa Supplemental SAP natin? Yung pagbibigay ng form, sa ngayon po, walang form. Yung mga nag-iikot po, hindi ko maintindihan anong ginagawa nila, ba't sila nagbibigay ng form na hindi naman authorized ng city government. Yun nga sinasabi natin, di ba, sa populasyon ng 800,000 katao, talagang merong diyang mangluloko, talagang merong siraulo, merong manggagancho, merong, hindi mo lang talaga maintindihan kung ano yung iniisip. Pero sila yung minority, konti lang po sila. Yun nga lang, malaki yung potential nila para manggulo. Meron pong mga iba namimigay na po ng forms. Wala pa naman pong form na lumalabas mula sa lokal na pamahalaan. So mag-ingat lang po tayo, doble ingat. Pati po yung mga, total, nandun na rin po ako sa linya ng mag-ingat po tayo. Pati po yung mga fake news no sa Facebook. Alam niyo naman po, gaano kadali mag-post sa Facebook. Ilalagay lang po yung picture ng mukha ko, mukha kahit ng presidente, maglalagay ng peking coat. Ang dami ko nang nakikita, no? Mga peking coat, mga peking balita,
ingat po tayo, doble ingat, triple ingat, lalo na sa panahon ng krisis na marami tayong kailangan tulungan. Mag-ingat po tayo sa mga fake news, sa mga faking balita, pati po yun dun sa mga forms na may nagbibigay po. Mag-ingat po tayo, wala pa pong forms. Ang mangyayari po nito, pag mag-roll out na po tayo ng supplemental SAP, di ba, unahin natin mga lugar na pinakamahirap. Susunod po dyan, yung mga lugar na medyo mahirap. Tapos pati po yung lower middle class areas, pupuntahan din po natin. Hanggang middle class, pupuntahan din po natin. Marami po sa kanila, apektado din. Pero ganito po yung magiging itsura niyan. Una po, may dadaan po. Unari, isang iskinita, isang kalsada. Dadaan po yung peace and order offices natin, yung Biseo, OPS, dadaan po sila. I-clear po nila yung area, check nila. May mga pasaway ba dyan? May mga nasa labas ng bahay? Dapat, nasa loob po. Kung wala po sa loob ng bahay, hindi po makakatanggap ng supplemental SAP. So dadaan po yung peace and order offices natin. Okay, pag-clear, susunod po dyan yung magbibigay ng form. Same day po ito, ha? Magbibigay ng form. Kasunod po na magbibigay ng form, yun na po yung magbibigay ng ayuda mismo. So yung form, napakadali lang po i-fill up niyan. Kung mabilis po kayo, baka wala pang 2 minuto na fill up niyo na po yung form. Medyo mabagal, hanggang 5 minuto siguro. Pero napakadali lang po. Very basic, minimal lang po yung hihingin natin na impormasyon dun sa form. So, peace and order office, susunod po yung nagbibigay ng form. Tapos susunod na po, kasama po yung barangay, kasama yung city, mga team leader natin, yun po yung magbibigay na ng ayuda. So, isang araw lang po mangyayari yan. Sa loob ng 15 minuto, tapos po yan doon sa isang iskinita. Doon sa bahay na yun. Ano. So, wala pong nagbibigay ng kung ano-anong form. Okay, yung form, manggagaling po yan doon sa mga team leader mismo. So, sunod-sunod po yan. Peace and order, form, ayuda. Okay, so yung 8,000. Ganun po kabilis yun. So, yung mga nagbibigay ng form ngayon, huwag nyo na muna sila pansinin. Kahit hindi kayo nakalista sa HOA ninyo, okay lang po. Siyempre, mas maganda sa isang lugar, member ko lahat ng HOA. No? Pero sa panahon ng krisis, wala pong ganun-ganun. Ano? Basta nakatira ka sa Pasig, residente na ng Pasig, bibigyan po natin. Yung mga transient o mga pansamantala sa Pasig, hindi, pasensya na po, hindi namin kayo mabibigyan. Pero kung renter ka po na talagang taga-Pasig ka naman, o nakikitira ka sa kamag-anak, taga-Pasig ka naman talaga, ilang taon ka na dito, makakatanggap po lahat. No? So, ayun po. Paglilinaw ating Pasig Supplemental SAP. Okay. Susunod, ang next topic po natin, ito, kailangan po natin pag-usapan. Okay? At dahil napaka-importante ng pag-uusapan natin na tungkol sa Enhanced Community Quarantine, ano yung magiging itsura ng extension dito sa Pasig, ano po yung mga bagong gagawin natin para matapos na to kagad. Napaka-importante po ng pag-uusapan natin. Naiinom po muna ako ng tubig. Okay. So, yung next slide natin, Ron. Enhanced Community Quarantine. So, ito po, bago po yung quarantine mismo yung pag-usapan natin, nakita nyo naman po yung ginawa natin sa mega market o yung palengke po natin dito sa Pasig. Ang palengke sa Pasig, ito po ay isang sentro ng lokal na ekonomiya sa lungsod natin. Sa totoo, hindi lang sa lungsod natin dahil maraming taga-ibang LGU na sa atin namimili. Sa atin bumibili na kahit po mga retailer, hindi lang po pang family o household use, pero pati po yung mga retailer mula sa Pateros, mula sa Taytay, Kainta, marami po sa kanila dito sa mega market natin bumibili. Okay, so talagang napakaraming tao sa market parate, talagang dinadagsa po ito. So, napilitan po tayo na mag-isip ng mga paraan paano po natin babawasan yung congestion ng tao sa ating mega market. At masaya naman po akong i-report sa inyo
na naging matagumpay naman po yung mga intervention na ginawa natin. Una, dalawa po yung main na ginawa natin sa mega market, ano, para mabawasan yung bilang ng tao na nakakabili pa rin naman yung tao ng pangangailangan nila, ng pagkain na kailangan nila sa pang-araw-araw. Una po, naglunsad tayo ng isang mobile palengke. Bale, sa ngayon, nasa 10 mobile palengke na yung umiikot sa buong lungsod natin. Para hindi na po nila kailangan pumunta sa palengke o sa talipapa. Doon na lang po sila sa malapit sa kanila. Mas ma-exercise natin yung social distancing, mas maluwag po. Doon na lang po sila sa mobile palengke. Tapos pangalawa ho, ito po yung barangay coding natin sa mega market. So tingnan po natin, bago po yung barangay coding, kahit may palengke po tayo, medyo marami pa rin talagang tao kasi kailangan bumili ng tao ng pagkain eh. At naging ugali po ng marami sa atin, yung habit po natin na araw-araw talaga bumibili. Yung mga mahili po natin, marami sa kanila, araw-araw pumupunta ng palengke. Sa panahon po ng COVID-19, ng crisis, na kailangan panatilihin ang social distancing, hindi po pwede yun. Kailangan po magbago tayo ng konti, konting sakripisyo mula sa bawat pasigin nyo. Ayaw naman talaga natin gawin itong barangay code, pero kailangan po. Kailangan ng konting sakripisyo mula sa bawat pasigin nyo para mapabilis na po itong quarantine na ito. Mas ma-exercise natin ang social distancing, mas maaga po matatapos yung quarantine. Mas maaga mawawala ang COVID-19. Hindi natin alam kung hanggang kailan to. Pero ang alam natin, kapag nag-social distancing tayo ng maayos, bababa yung infection rate o yung paghahawaan, bababa po yung bilang niyan, at the sooner we can go back to normal. So ito po yung itsura. Before barangay coding, ganito po karami yung tao sa pang-araw-araw. Ito parehong oras po. Galing kay Rob, hindi ba si Rob? Yung picture na ito. Okay, so ito yung before barangay coding. Kahit may mobile palengke, ganun pa rin yung itsura. Ngayon, after barangay coding, ito na po yung... Ay, baliktad. Mahirap pala yung ginagawa ni na mga weather forecaster. Ano? Baliktad yun. So, after barangay coding, ganito na po yung itsura. Kahit kanina, minomonitor natin yung itsura sa loob ng palengke. Lumuwag talaga. So, ito dahil sa barangay coding. Nag-suggest niya sa akin una, shout out kay Chairman Eric. Siya yung nag-suggest sa akin na una nito. Tapos, nirecommended din ng Peace and Order Offices. Kailangan natin mag-keep it ng konti muli para matapos na kagad itong quarantine at mawala na kagad itong COVID-19 virus. Mabawasan yung bilang na nahawaan ng COVID-19 sa Pasig. So, successful po yung barangay coding natin. So, pwede tayo bumalik dun sa unang picture kung ano yung itsura ng barangay coding. Yan po, medyo baka hindi nyo po mabasa ng maigi, pero nakapost naman po yan sa page na ito, pati sa PIO natin. So, 10 barangays per day po. So, nakakluster po yan. Yung populasyon ng tag-10 barangay na yan, halos pareho. So, kinluster po siya base sa populasyon ng barangay. So, Monday, Thursday, Tuesday, Friday, Wednesday, Saturday, bawat barangay, pwede pumunta ng palengke 2 times a week. So, talagang nabawasan yung bilang ng pumupunta sa palengke. Mas naobserbahan yung social distancing. Naging, in other words, in short, successful yung naging barangay coding. Ngayon po, may mga ibang barangay po sa atin. So ito po, malinaw. Successful, naging epektibo, mabisa yung ginawa po natin na barangay coding sa market. Okay? At dahil mahigit isang linggo na po natin pinapatupad ito sa market. At dahil po naging successful yung barangay coding dito sa Pasig Mega Market o palengke natin, gusto po natin na ipakilala siya hindi lang sa market, kundi po para sa lahat ng establishmento sa Pasig. Ngayon, maaaring may mga magreklamo, lalo na po yung mga ibang maninindi, yung mga grocery, baka magreklamo po. Pero okay lang po yun dahil alam po natin na makakabubuti po ito sa ating lungsod.
kailangan po talaga bawasan natin yung close contacts natin sa pang-araw-araw. Kasi pag sinabi natin na araw-araw pwede kayo lumabas, basta bibili lang kayo ng pagkain, ganito po yung nangyayari. Yung iba, talagang araw-araw lumalabas. Monday to Sunday, may naobserbahan tayo mga ibang tao, talagang lumalabas sila araw-araw. Pag sinita ng pulis, pag sinita ng peace and order officer natin, ang sasabihin, hindi, bibili lang ako ng pagkain. Araw-araw mo ibili. Tapos makikita natin, bibilihin nila, eh, bibili lang naman ng patis, bibili lang naman ng toyo. Eh, di pwede naman siguro, huwag naman araw-araw. May iba, ginagawa na lang kasing excuse eh. Ginagawa na lang excuse. Hindi naman talaga bibili, tambay lang. Pag may dumating na peace and order officer, sasabihin, ay hindi, bibili lang ako. Bibili lang ako ng pagkain. Ngayon, paano natin may iwasan yun? At paano natin magagawa ng paraan na hindi naman natin ila-lockdown ng buong lungsod dahil kailangan po ng consistent travel, pati po ng mga essential workers, mga health workers natin, kailangan po nakakapasok sila sa trabaho. So, hindi po pwede yung lockdown. Pero, ito po yung barangay coding natin na nakita natin epektibo, gumana sa palengke, i-expand po natin simula sa Huwebes. Huwebes po, Thursday, magsisimula na po tayo ng mas malawak na barangay coding, Pasig-wide barangay coding. Yung mga bibili po ng pagkain, twice a week na lang po pwedeng lumabas ng bahay para bumili ng pagkain. Yung mga ibang exemptions, katulad po ng pupunta ng ospital, medical reasons, emergencies, kung ikaw po ay isang essential worker, muli po, hindi po ito lockdown. Ito po, gagawin natin para sa mga establisimento ng Pasig para mabawasan po yung pagdagsa ng mga tao rito, mabawasan yung congestion ng mga tao na naoobserbahan natin, na nahihirapan din ng pulis at nahihirapan din ng peace and order offices natin, pati po yung mga barangay natin, nahihirapan po tayo sa ngayon i-control ito. Kaya po yung gumana sa market na barangay coding na 10 barangays per day lang ang pwede lumabas, twice a week lang ang kahit anong barangay pwede lumabas para bumili ng pagkain, gagawin na po natin para sa lahat ng establisimento sa Pasig. May nagtatanong po sa akin, ano ibig sabihin nito? Lockdown ba ito? Hindi po. Malinaw po yung sinabi ng DILG. Narinig ko po ang ating Secretary Anyo sa isang panayam. Sabi po niya, huwag nating gamitin yung salitang lockdown. Bakit ho? Dahil iba po yung impression. Pag sinabi kasing lockdown, talagang walang makakalabas, walang makakapasok. Pero hindi po natin pwede gawin yun. Para naman yung mga nurse, yung mga doktor, yung mga empleyado natin dito na may duty dito sa City Hall 24/7, may naka-duty dito. Yung mga essential goods, yung mga magdi-deliver ng pagkain, yung mga truck ng gulay na pumapasok sa Pasig, hindi po pwede yung lockdown. Magugutom tayo lahat kung gawin po natin yun. Pero ito pong barangay coding na gumana sa palengke, nabawasan yung bilang ng tao sa palengke, konting sakripisyo. Konting sakripisyo ang kailangan para po matapos na po ito. Gagawin po natin yung ginawa sa palengke na matagumpay, nabawasan yung bilang ng tao, pero nakakabili pa rin ng tao ng pagkain na kailangan nila sa pang-araw-araw. Ito po, papatupad na natin sa lahat ng establisimento ng Pasig. Ibig ba sabihin, pagka dun sa twice a week, ibig ba sabihin, pwede ka nang tumambay sa labas? Hindi pa rin. Pwede ka lang lumabas ng bahay pag exempted ka ayon sa IATF guidelines, ayon sa guidelines sa ordinansa ng Pasig City. Ang ginawa po natin dito, meron po kasi tayong mga panukala galing sa iba't ibang sa iba't ibang tao. Yung PNP po natin, meron silang panukala. Yung ang ating napakasipag na COP, si Colonel Moises, ay meron po siyang panukala sa atin. Okay? Tapos yung sanggunian panlungsod natin, sa paumuno po ni Vice Mayor Io Bernardo, meron din silang panukala. May panukalang ordinansa pa po sila. Tapos yung peace and order offices po natin, yan, sina Volta, meron din silang sariling proposal. So ang ginawa po natin,
sa mayor's office at kasama po yung buong team natin, pinag-isa po natin yung mga panukala ng PNP, ng Sanggunian Panlungsod, ng ating Vice Mayor, at ng Peace and Order Offices. Pinag-isa po natin. Ano? Inihingi ko lang, no? Sana yung mga netizen, yung mga nasa Facebook po, kayo po, yung mga nanonood ng mga taga-Pasig ngayon, sana wag po natin muna kinakalat yung mga balita habang panukala pa lang siya o hindi pa siya finalized, dahil nagkukos po ito ng confusion. Nagkakalito-lito po mga tao. Narinig lang po, diba, sasabihin na kagad may lockdown. Wala naman. No? So, alam ko, lahat kasi tayo medyo agitated. Diba? Lahat po tayo, lalo na yung mga nasa bahay lang. Siyempre, lahat po tayo, maraming iniisip eh. Kinakabahan din tayo. Natural naman po yun. Naiintindihan ko po kayo. No? Pero ito po, sana maghintay tayo ng formal na announcement mula sa lokal na pamahalaan bago natin kinakalat yung mga balibalita. Yan po, pakiusap lang po mula sa akin. So muli po, pinag-isa po natin yung mga panukala ng PNP, ng Sanggunian Panglungsod at Vice Mayor, pati po ng Peace and Order Offices natin sa Pasig. At ito po yung resulta, barangay coding po, ano? Barangay coding, ibig sabihin 10 barangays per day lang. Naka-cluster po yan sa 10 barangays. 10 barangays per day lang ang pwedeng lumabas at bumunta sa mga establisimento. Kasama po mga sari-sari store, grocery. Kailangan na drastic measures po ang gagawin natin para makasiguro na hindi na po kumalat yung COVID-19 at mabawasan o mapabagal natin yung pagkalat ng COVID-19 sa Pasig City. Magkakaroon po tayo ng permit to leave premises sa tulong po ng PNP natin. Sila po yung magdi-distribute para wala na po yung mga akusasyon din sa barangay na may palakasan po. Quarantine pass na lang, may palakasan pa. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Pero para maiwasan na po yung ganung usap-usapan, tanggalin na po natin yun. Yung quarantine pass kasi, barangay po nag-i-issue niyan. Okay, so maraming tanong, paano i-implement? Iba-iba, bawat barangay, kaya nagkakalituhan din. Pag nag-post ang taga-barangay Sagad, ganito yung implementation sa amin, tinitingnan ng taga-barangay San Miguel, teka, bakit hindi ganun yung nagkakalituhan? So implement po natin, may permit, galing sa PNP, sila po magbabahay-bahay, bibigyan po ang bawat household ng isang permit at magagamit po natin yun dun sa twice a week. Na pwede tayong lumabas ng ating mga tahanan para bumili ng pagkain, para po dun sa mga kailangan nating gawin sa labas ng bahay na essential lang po, ah. Hindi po yung excuse para tumambay sa labas. Okay? So ito po, balik lang po ako dun sa enhanced community quarantine natin. Ano? So yes, we are taking stricter measures, pero hindi natin kailangan magpanic, ano? Dahil nakikita naman po natin na yung enhanced community quarantine, yung implementation natin dito sa Pasig, naging epektibo naman, gumagana. Bakit ko po nasabi na gumagana? Ito po, nasa aking harapan ngayon, ito po, mga numero po ng mga nagpo-positibo sa Pasig City. Ngayon, pagka hindi na-control ang isang virus, yung linya po niyan, magsisimula ka, konting infection rate, bigla pong tataas, exponential po yan. Pag hindi na ako control, exponential po yan. Ibig sabihin, mabilis siyang dumudoble. So, unang kaso, magiging dalawang kaso, magiging apat na kaso, magiging walong kaso, magiging labing anim na kaso, 32 kaso, hanggang sa parami ng parami, dumudoble yan pag hindi na ako control. Exponential po. Pero nakita po natin dito sa Pasig, yung lagi natin naririnig sa balita na flattening the curve. Noong una po talaga, maraming taga-Pasig, lalo na yung mga nasa west part ng Pasig, ano, yun po yung unang natamaan. Bakit ho? Sila yung may mga travel history. Yung mga unang kaso natin, yun yung mga nanggaling Japan. Meron pa yata galing Taiwan. So, talagang magkakaroon sa Pasig. Napakabukas ng border natin bago nag-ECQ. Nasa gitna po tayo ng East Metro Manila. Tayo yung entry point mura sa Rizal.
So talagang magkakaroon at magkakaroon, no? Pag may pandemic, talagang magkakaroon at magkakaroon sa Pasig. Pero nung una, napakabilis na nagdodoble ng mga kaso natin. Every few days nagdodoble. Ngayon ho, ang magandang balita, ito po magandang balita sa lahat ng Pasigueño, nakita po natin, nag-flatten ang curve sa Pasig. May iaraw po na nasa 200 plus cases na po tayo eh. Ano ba yung eksaktong bilang natin? Ano ba yung latest na bilang natin? Na-confirm ko, 270 yung ano. O sabihin natin 270. May araw po ngayon na nadadagdag lang sa bilang ay 10. Merong araw na 5 lang yung nadagdag sa bilang ng mga positibo sa COVID-19 sa Pasig. So, syempre, ayaw po natin. Gusto natin 0, di ba? Pero kung titingnan po natin from a medical o scientific perspective, magandang balita po yun dahil kung exponential po siya, dapat ang nadadagdag sa atin kada araw, ilang dosena o 30, 50, 60. Pero hindi po. Ang nadadagdag lang sa bilang natin kada araw ay nasa mga 10. So ibig sabihin, nagpa-flatten na po yung curve. Magandang balita po yun sa atin. Ang ibig sabihin nun, gumagana yung implementasyon natin ng enhanced community quarantine. So, good news po yan. Ibig po ba sabihin, pwede na tayo mag-relax? Ibig ba sabihin, okay na tayo? Hindi po. Sineshare ko lang po sa inyo yung magandang balita in the interest na rin po ng transparency para alam po ninyo yung totoong nangyayari sa atin para rin hindi tayo magpanik. Ngunit, hindi pa po tapos ang laban na ito. Medyo mahaba pa po ito. Pag tiningnan natin yung mga opinion ng eksperto, mga analysis ng mga eksperto natin, maaaring tumagal pa to ng ilang buwan. Not necessarily na quarantine katulad ng meron ngayon, pero yung virus mismo na makalat sa ating mga komunidad, hindi natin masabi kung kailan matatapos ito. Pero ang sigurado tayo, hindi po ito biglang mawawala. At kung mag-relax po tayo, lalo na sa panahon ngayon na medyo maganda yung balita sa Pasig na nagpa-flatten na yung curve, kung ngayon po tayo mag-relax, baka biglang mag-spike po ito ulit at back to zero na naman tayo. So sayang naman po lahat ng effort natin, lahat ng pagsasakripisyo natin kung ngayon po tayo titigil. Kung ngayon po ang tamang panahon para mag-stricto pa tayo ng konti, konting sakripisyo pa po mga Pasigueño, para mapabilis na po matapos ang problema natin na ito. Ambag na rin natin to sa ating buong bayan na bumababa po yung kaso sa Pasig. Ma-flatten natin yung curve para mas mabagal po yung rate ng infection ng paghahawaan dito sa Pasig. So good news po, pero yung good news na yan, may kakambal na pag-iingat pa rin. In fact, magsistrikto pa tayo. So, again, yung barangay coding, simula sa Huwebes, stricto nating i-implementahin. Yung mga permit natin within the week, ibibigay po sa atin. So, Thursday, implementation na po. Ano? Sa Monday, yan po yung talagang 100% strict implementation na kailangan dala na rin po yung permit. Ngayong Thursday, Friday, Saturday, doon sa permit, hindi pa po lahat mabibigyan, kaya medyo maluwag tayo doon. Pero i-obserbahan na rin po natin. Ako, papasalamat ako sa mga Pasigueño dahil karamihan sa atin, talagang mabilis sumunod. May mga challenge areas tayo, pero sabihin natin 99%. Ito po, walang exaggeration, 99% sa mga Pasigueño, mabilis sumunod eh. Nakita natin yung market, trial day pa lang, sumunod na po lahat o halos lahat. Very minimal yung mga sumusuway o sumubok pa rin na pumasok. No? Yung first day hanggang second day, hindi nga masyado mahigpit yung enforcement sa market pero nabawasan na yung tao kagad, mahigit 50%. So maraming salamat po sa mga sumusunod. So ulitin ko lang po kasi may mga iba bagong dating. Wala pong lockdown. Hindi po advice ng national na pamahalaan yung lockdown. Iwasan po natin yung salitang lockdown kasi pag lockdown,
Pati po yung mga delivery ng pagkain sa Pasig, na yung mga truck na nagde-deliver ng pagkain sa palengke natin, mga magde-deliver ng baboy, manok, hindi na po makakapasok yan kung lockdown talaga. So, iwasan po natin yung gamit ng salitang lockdown. Ang gagawin po natin, barangay coding. Gaya po ng ginawa natin sa palengke na naging matagumpay, i-implement na po natin sa lahat ng establishmento sa Pasig para ma-promote palalo yung social distancing. Hindi po tayo nagsisiksikan sa ating mga grocery, talipapa. Magiging stricto po tayo sa implementasyon na ito. Bagamat good news na nagka-flatten ang curve sa Pasig at hindi po nagdodoble na nagdodoble o exponential yung curve natin o yung bilang ng mga positibo sa COVID-19. Good news po yan, pero kailangan natin ngayon ang tamang panahon para lalo tayo mag-stricto para yung curve na nagpa-flatten ay tuluyan ng bumaba. Ngayon, last na po, sana malinaw po yung sa enhanced community quarantine. Mga medical updates naman ho. Pero nabigit ko na rin po yung iba. No? Magaganda po yung mga update natin. Ito po, i-share ko lang po sa inyo. Ito po yung ginagamit natin na framework sa ating mga medical intervention dito sa Pasig. So, lahat po ng kailangan natin gawin mula sa testing hanggang sa contact tracing hanggang sa mga quarantine areas at pasilidad pang medical, holistic po yung pagtingin natin dito. At sinisiguro po natin na meron po tayo na lahat ng kailangan natin para po sa prevention, sa paggamot ng mga may sakit na, at lahat pa po ng kailangan natin gawin sa medical side. Ano? So, ayan po. Again, hindi po tayo na nagiging kampante. Sa totoo, ngayon pa nga tayo parang naka-second gear tayo. Ngayon, magta-third gear tayo. Kailangan talaga labanan natin itong virus na ito. Maging agresibo tayo. Diba, nakita niyo yung pinost ko kagabi na video. Yung iba, baka napanood na yung COVID referral center natin. Ayan, ito pala. Lagi tayo nag-iisip ng mga makabagong paraan. Ano ba yung pwede pa nating gawin para po masolusyonan ang problema na ito. Mapataas natin yung kapasidad ng healthcare system natin, both public and private dito sa Pasig. Ang susunod po natin dito, yung mas malaking quarantine facility. Meron tayo ngayon, yung Dahlia, and then meron tayo mga iba't ibang maliliit na pasilidad na ginagamit din, pati ng national. Pero para sa akin, let's stay one step ahead. So wag tayong magkampante, hindi porket hindi pa puno yung mga pasilidad natin, hindi na tayo mag-iisip ng bago pang gagawin. So, let's stay one step ahead of this virus. Ano? So, again, masayang-masaya naman po ako na nag-flatten yung curve, pero hindi tayo pwede maging kampante. Okay, so, yan lang po ang mga update ko. Meron po bang mga common questions? Okay, so, tapos na po yung update ko. Ano? Yung mga ibang common na katanungan, binigyan ako ni Ron ngayon ng mga common questions dito sa mga comments natin. Hindi ko kasi mabasa lahat ng comment. Medyo mabilis po yung pag-cat ng mga comments sa sidebar. Ano? Pero ito po, yung mga pinaka-common questions na lang bago po ako magpaalam sa inyo. Pasig supplemental sap. Saan pwedeng kunin? Nabanggit ko na rin po ito kanina. Magbabahay-bahay po tayo. Paano yung hindi nabigyan ng pamaskong handog? Ito po, yung pinakamagandang listahan kasi natin ngayon ng mga tahanan at pamilya sa Pasig, yung galing sa pamaskong handog. Mahigit 99%, I think nung binibilang namin, nasa 99.9% ng mga pamilya sa Pasig na register po doon sa pamaskong handog. Ngayon po, alam natin na hindi po 100% yung listahan ng pamaskong handog. Pero sisikapin natin na maabot kahit po yung mga wala sa listahan. Kasi magbabay-bahay naman po eh. At kasama natin yung representante ng barangay pag mag-iikot po tayo.
Kaya makikita naman po kung hindi po nakasama doon sa initial list ng pamasukang handog, ang isang condition lang, kailangan nasa loob kayo ng bahay ninyo dumaan yung supplemental SAP natin. Hindi namin sasabihin kung kailan kami pupunta. O baka magbigay lang ng general announcement. Pero kung hindi po kayo nag-stay at home, ibig sabihin, lumalabag kayo sa quarantine, hindi kayo makakuha ng supplemental SAP. So, insentibo na yan para mag-stay at home po tayo. Mga naungupahan, opo. Ilang beses ko na rin po nabanggit, opo. Kasama po ang mga naungupahan. Basta taga-Pasig talaga. Hindi kailangan botante. Lahat ng programa na ginagawa namin dito, pati yung mga bago nagka-COVID, mga family food pack, never po na tinitinan yan kung may ano ba, botante ka ba? Hindi. Hindi po, hindi po. Basta residente. Ayun, nag-aalala lang naman tayo, baka mamaya may mga pumunta dito, hindi naman talaga taga-Pasig, so pag nagbibigay na, papanggap taga-Pasig. May mga kasong ganun nung pamasukang handog. Buti kung mahuli natin lahat, ano? May mga konsensya na po yun. Pero yung mga mahuhuli natin, talagang kakasuhan po natin. Napasama na sa listahan ng National SAP. Ito po, nagtatanong. Ito, isang national naman to. DSWD, NASAP, national. Nasa listahan, pero hindi kinuha. Saan yung pera? Babalik lang naman po. Hindi po yan mananakaw. Huwag kayong mag-alala. Maayos po yung sistema niyan. No? So, hindi naman po yan. Ano. Basta walang kumuha, babalik lang po yan din sa pondo. 3 years? Opo. 3 years na renters? Opo, talaga kasama. Pasigyan nyo na rin po kayo. Pag volunteer status, maaari pong tumanggap. Hindi lang po talaga pwede yung empleyado, ha? Alam niyo naman na mula nung nagsimula ako dito noong Hulyo, ito mga empleyado, baka may mga iba, yung mga work from home, baka nakikinig, nanonood. Alam niyo naman po na mula nung naging mayor ako, lahat ng pwede kong ibigay sa empleyado, binibigay ko talaga. Kahit yung 15th month, lahat po binibigay natin. Ngayon po, hindi talaga kayo pwede dito sa supplemental SAP. Sana maunawaan natin. Pero yung sweldo ninyo, natatanggap nyo naman yun eh. Mahigit 8,000 nga yun sa totoo lang kahit yung mga hindi pumapasok. Sa civil service, di ba, kung stricto talaga tayo, yung mga job order, dapat no work, no pay. Hindi pa nag-announce yung national, ginawa natin ng paraan para pati job order na no work, no pay, maaaring mag-work from home, may sweldo pa rin. More than 8,000 po yun. Pero yung volunteer, wala silang employee-employee relationship sa ating LGU. Pwede pong tumanggap ng supplemental SAP. Yung permit to live, opo, isa per family. Isa kada pamilya ang ibigyan. Meron ka po, yan daw yung mga pinaka-common na questions. Ano? So sana na nalinawan po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Yung pagsuporta na hindi po para sa akin yung sinasabing ng suporta, hindi po sa tulong at kooperasyon ng bawat Pasigueño sa napakahirap na panahon na ito. Sana po yung mga ginagawa ng lokal na pamalay, kami nagtatrabaho po 24/7, may naka-duty dito. Kulang-kulang ng tulog, pagod na rin, pero nagtatrabaho po kami para po magawa ang lahat ng posible nating gawin para maibsan ang kahirapang nararanasan ng marami dahil dito sa COVID-19 crisis. Mahalaga rin yung mga medical interventions natin, hindi tayo nagiging kampante. Ito pong sunod natin gagawin na barangay coding, umaasa po ako sa kooperasyon ng lahat. Yung mga hindi naman po magko-cooperate ay pasensyahan po tayo. Alam nyo na po ang mangyayari sa inyo. So maraming salamat. Okay.
Ron, meron pa bang mga frequent questions? Parang yun po yung mga pinaka-frequent questions. Maraming salamat. Kailangan po magtulungan tayo. Konting sakripisyo po. Mahirap po ito para sa ating lahat. Hindi po tayo lahat tinatamaan ng pare-pareho. Ano? May mga iba, may trabaho pa rin. May mga iba na wala ng trabaho. Pero lahat po tayo ay merong kailangan gawin na pagsasakripisyo kung gusto po nating matapos ito ng mas mabilis. Umaasa po ako sa tulong at kooperasyon ng bawat isang Pasigueño. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako. Maraming salamat, pati rin po sa mga kawaniin ng pamahalaan na nagtatrabaho. Pero sa lahat po, yung mga sumusunod sa ating stay-at-home order, maraming salamat po sa inyo. Yan po ang susi para matapos na ang krisis na ito. Muli po, maraming salamat. Stay safe, stay at home. Maligo po kahit nasa bahay lang. At maraming salamat po sa inyo. Bye. Paano ba i-end ito? Ayun. Okay. Bye-bye.